eh, sobrang taas ng tubig. Makikita nyo, ayan dito, yung mga, eto sila sir, makakasama ko dito, stranded kami. Yeah! Oh, grabe! Adventure! Grabe! Dito muna ako nag-park. Papatilahin ko muna itong mataas na tubig. At grabing pinagdaanan natin ngayong araw na to dito. Sa bidyong ito ay papasyalan natin ang maituturing na isa sa pinakamatandang bayan sa Pilipinas, ang Bulacan-Bulacan. Ang Bulacan-Bulacan ay dating naging kabisera ng lalawigan ng Pampanga at Paglaon ay naging kabisera naman ng Bulacan bago ito inilipat sa Malolos noong 1930 pagkatapos ng pananakop ng mga Amerikano. Sa bayang ito ay pinanganak si Marcelo H. Del Pilar, isang makabayang Pilipino na naglimbag o nagprint ng babasahing La Solaridad. Dito rin ipinanganak ang kanyang pamangkin na si Gregorio Del Pilar, isang Pilipinong general noong panahon ng Himagsikan. Maituturing na mayaman sa history ang bayang ito. Pero hindi ito ang pakay natin kung bakit tayo pumunta dito. May aalamin tayo at yun ay ang makita, ang bagong airport na itinatayo malapit sa bayang ito. Eto, ayan o, makikita natin dito, New Manila International Airport, Taliptip. Ito ang New Manila International Airport, o mas kilala rin bilang Bulacan International Airport. Sinimula na din pong tambakan at i-develop ng San Miguel Corporation ang mga palalisdaan na nabili nila sa Tanzan na may kabuuang 343 hectares. Dito po itatayo ang iba't ibang airport support industries para sa New Manila International Airport tulad ng aviation maintenance, airport catering, fast cycle logistics, tourism, at iba pa. Magmula Tanja, ang Integrated Toll Expressway ay didiretso sa New Manila International Airport sa Bulacan-Bulacan. Ang Navotas ay mapupunta sa pagitan ng New Manila International Airport at ng ibang mga lugar sa Metro Manila. Kung tayo dito sa kanan, makikita na natin itong Mekawayan Station ng North-South Commuter Railway. Ito na siya ngayon, no? Ayan, makikita natin sa taas yung girder launcher nandun. So, haba-haba na rin yung naaabot nung paglalagay nila ng girder dito. Kasi nung nakarang punta natin, wala pa ito. Puro mga poste pa lang ito rito. So malapit na tayo sa bandang SM Marilao. Ito yata ay magkukonek-konekta na magmula dun sa pupuntahan natin sa may Bulacan International Airport o itong New Manila International Airport. Tanawin muna natin itong NSCR dito sa may SM Marilao. Ito na pala siya ngayon. Mas maraming poste kumpara nung nakaraan. Punta natin. Dito may makikita tayong under construction ngayon itong highway dito, kaya pala traffic.
Okay, so nandito na tayo ngayon sa bayan ng Bulacan. So ito ay part ng Bulacan, Bulacan. Malapit na tayo sa pupuntahan natin sa may New Manila International Airport. Tinignan ko kasi sa may Google Map kung saan yung pinakamalapit na destination o yung pinakamalapit na area kung saan makikita yung New Manila International Airport. Nakita ko, yung pinakamalapit niya is itong Barangay Taliptip. Kaya dire-diretso tayo ngayon doon. At medyo may kalayuan pa yung layo natin. Nasa 3 kilometers pa. So dire-diretso lang tayo. Nakikita natin dito na parang bahain itong lugar na to. May part pa doon na nakalubog sa tubig yung kalsada. Ito. Mukhang hindi naman siguro malalim. Malalim, kuya? Malaki doon, pagpapa doon. Ah, hindi abot yung motor? Hindi kakayanin? Ah, ayun, may tatawid. Tignan ko kung kaya niya tumawid. Meron pa doon? Saan ba dito kayo yung ano? Yung ginagawang airport? Malapit na yan dito? Ah, okay. Thank you. Sige, kaya. Kakayanin natin to. Kakayanin. Uy, grabing baha oh. Ang baha rito. Sobra. Oh, kinaya ng motor natin. Ayos. Medyo malayo pa raw pala yung New Manila International Airport. So dito tayo sa may bandang kaliwa. Ay, kanan pala. So kakanan daw tayo. Yun yung tinuro ni Kuya kanina. Kanan daw tayo. Grabe, bahain nga tong lugar na to. Dapat siguro taasan yung ano dun, yung kalsada, para hindi binaba. Ayun, ako, ang lalim. Oh no. Hindi ko alam kung kakayanin pa ng motor to. Pero tignan natin itong isang motor to. Kung kakayanin niya, ibig sabihin kakayanin ko rin. Ito, may isa pang tricycle. Magkakasin laki lang naman yung mga motor namin. Titignan ko kung kakayanin. Ah, mukhang kinakaya. Pero dapat ha, hindi ako hihinto, dapat dire-diretso. Ayun. Kaya. Hindi naman siya ganun kalalim. Okay, kaya to ng motor ko. Oh. Baha. Pero in fairness, sa tubig dito ha, parang ano siya, galing siya sa ilog o sapa. Hindi siya galing sa kanal. Yun nga lang. Baha talaga. Mas malalim pa dun. Kaya. Let's see. Grabe. Kinaya ng isang motor oh. Parang Honda Click. Ganito pala rito. Sobra. Oh no. Kaya pa to. Kaya. Kakayanin to. Hindi ako titirik. Hindi ako ititirik ng motor ko. Kakayanin ko to. Kakayanin. Yeah. Oh. Grabe. Adventure. Grabe. Pero ang tibay ng motor ni Kuya oh. Kinakaya niya. Grabe. Wala na. Basa na sapatos ko. Basa na. Pero di bale. Okay lang. Konti na lang. Konting tiis na lang. Parang nakawash yung motor ko ah. Kinawash. Konting tiis pa. Konti na lang. Grabing baha rito. Sobra. Parang mas lumalalim oh. Oh, konti pa. Konti na lang. Yeah. Grabe. Konti pa. Parusa. Parusa. Abot. Okay.
my goodness. Kinaya pa. Kinaya pa. Grabe yun. Natindi ang ina pinagdaan ng koron. Pero kinabahan ako ron. Sobra. Woo! Kailangan na ibomba ko tong motor to. So, dapat mabomba niya yung ano, tubig. Grabe, ganun pala kalalim yung tubig dito. Okay. Barangay Taliptip. Malapit na tayo. Pero kinabahan talaga ako rin. Sobra. Okay. Hindi ko pa sigurado kung kakayanin kong dumaan dito sa may part ng kalsada na to. Pero pala ganito yung baha dito sa may barangay Taliptip kasi high tide. Hayaan ko na lang mabasa yung sapatos ko. Ayun yung medyas ko, total madali lang naman itong ano, matutuyo. Makikita natin sa magkabila ang view ay puro mga katubigan. So mga fish pond or ayan, basa yung ano ko, pantalon at sapatos. High tide pala ngayon dito. Ayun, so huminto muna ako dito kasi sobrang taas ng tubig. Makikita nyo, ayun dito, yung mga, eto sila sir, makakasama ko dito, stranded kami. Kasi sobrang taas ng tubig dito, para tayong nasa, para tayong naundoy. Magkabilaan kasi dito, puro mga fish pond. Ayan, and yung tubig na nakikita nyo rito ay tubig alat. Kaya delikado sa mga sasakyan. Hindi siya delikado, pero makakasira siya ng makina kung ipipilit nyo na i-diretso yung mga sasakyan. Although may mga tricycle dito, siguro matataas yung chassis nila. Ito, may service sila na tinatawid nila yung mga nakamotor dito. Dito muna ako nag-park. Papatilayin ko muna itong mataas na tubig. At grabing pinagdaanan natin ngayong araw na to dito. Pero at least sulit naman kasi nakita natin. First time ko lang din nakapunta rito. So ayun, may idea na tayo na dito pala tumataas yung tubig kapag high tide. Ayan sila sir. Kamusta sir? Pahinga muna. Pero hindi naman kayo tinirik. Hindi naman. Oo. Wag lang muna. Mahirap lang isa palaran yung motor. Oo nga po. Mahirap mga pyesa eh. Oo, mahalang pyesa. Tsaka tubig alat. No? Oo. Nakakasira talaga ng makina yun eh. So. Oo po.
Oo. Yun. Ano muna? Pahinga muna kami rito. Okay, so mabuti huminto yung ulan. Medyo pinatila lang muna natin ng konti. Kasi kanina, kung matatandaan nyo, sobrang taas ng tubig dito. At talagang nahirapan yung motor natin. Kaya ito, pinahinto muna natin. And nandito na tayo sa... Ito, sa may barangay hall ng Bulacan-Bulacan. Barangay Taliptip. Tapos, mapapansin natin dito, yung ito yata, ito yung design, yung plano para sa New Manila International Airport. So, nandito tayo ngayon sa Barangay Taliptip. And ito, bunutan, tapos dito banda yung New Manila International Airport. Malapit to sa may Ubando. Tapos dito na yung bandang katubigan. So, ito yung Project Inclusion Zone. Hindi ko sigurado, baka ito yung magiging runway. So, ganito yung magiging disenyo niya. Hi, sir. Good afternoon. Eh, sir, pwede magtanong, ito ba yung mapping ng New Manila International Airport? Ayun, sir. Vlogger, sir. Vlogger po. Vlogger. Apa. Thank you, sir. Ayan, bibigyan tayo ni sir ng kopya. So, eto, ayun, oh, makikita natin dito. New Manila International Airport, Taliptip, tapos Ubando. So, makikita natin dito ang may kawayan, banda rito, Ubando. Eto yung Tansa sa may Nabotas. And then, eto na yung sa may, eto na yung magiging project ng Bulacan. Bambang. Ay, thank you, sir. Maraming salamat po. Ayan po yung... Ayan ang figure ng bago ngayon. Ah, okay. Kasi yung mga nakuraan mo. Opo. Ah, ito. Ayan, thank you, sir. Ah. Sir, pwede mo magtanong? Saan po ba yung pinakamalapit na pwesto na matatanaw na yung project? Sa Tulay. Sa Tulay? Kasi sa Tulay, pagka mga magkilimang ito mo, parang dineta. Ah, yan lang po yung tulay na yan? Oo, oh, yung tulay na yan. Ah, mabaw. Pagka okay. Magpag-ilong-bilong ka, doonan mo yung pwede naman na yun. Opo. Ah, nandun na. May ano na po doon? May reclamation na? Or may lupa na ba doon? Meron na. Ayun na. Ah, ito? Ayun yung mga nagawa na. Ah, ito na. Ito yung latest. Yan. Ayun, ito. May tambak na. May tambak na ng lupa. Dredging na. Na-dredging na? Yung mga matatapos ng airport. Opo. Ito ba anong ano yan, sir? Barco dyan eh. Eco Park. Opo. Laptop, bunutan, yun yung mga sityo namin. Opo. Ayan ang Taliptip. Ah, okay. So, yun ang Habulan, yun ang airport na 2,500 Ah, yung lawak niya. Yung lawak ng lupa. Ang tawag po ba dito, sir? Dito yung daanan ng barko? Oo, dito. Yan, ilog yun. So, yung run... Sa Pamarawan to, malulus na yan eh. Oo po. Ito, Bando. Ayan, Bando. Yung project namin. Kasi ito, parang yung talisipang talagang. Okay, so... Maraming salamat kala Kagawad Ube. At, sir! Thank you, ha. Ayan si Kagawad. In-assist niya tayo. Tinulungan niya tayo dito na makakita ng view, magandang view dito sa project ng New Manila International Airport. At mukhang nandun yata banda yung New Manila International Airport. Ayun, so yung banda ron, makikita natin, may mga umiilaw-ilaw dyan, sir, no? Yung mga umiilaw-ilaw na makikita natin doon, na may mga barko, tapos parang may mga crane nata na nandun, yun yung natambakan na doon, so nagkaroon na ng reclamation doon. Medyo malayo nga lang sa view natin, pero kung kakayanan natin na paliparan,
Tignan natin kung kakayanin ng drone. Pero dito tayo po pwesto banda. Okay? So medyo hindi natin tanaw dito. Pero malapit na to dito sa Barangay Taliptip. Bulacan, Bulacan. Ito yung tulay dito. At mabuti na lang, medyo humina na yung buhos ng ambon. O yung ambon, kasi kanina umaambon. Hindi natin hindi tayo makapagpalipad ng drone dito. So, try natin kung makakapagpalipad tayo. Dito sa may bandang itaas na tulay, makikita na natin kung gaano nakalawak yung reclamation na nagaganap ngayon para sa itatayong New Manila International Airport or itong Bulacan International Airport. So magmula dito sa tulay, halos 3 kilometers yung distance papunta dito sa may reclamation area. Thank you.
Alright, so sa ngayon, ito muna yung update natin dito sa Bulacan International Airport, o mas kilala natin sa New Manila International Airport, na magkoconnect raw. Pag natapos na yung MRT7, at magkakaroon ng extension, aabot na hanggang dito sa Bulacan. So maraming salamat and hope to see you on the next video. Thank you so much!